Hi guys. Ah, tama ng daldal dahil kailangan na nating magsimula. Init. Hello everyone. This is me again, Angela Jobog, at welcome back sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ay make sure na click mo na ang thumbs up button, subscribe button, pati na rin ang notification bell button para mas ma-update ka sa ating mga susunod pang videos. At ang video nga pong to ay ang isa sa mga gustong-gusto kong gawin. Sabi ko, soon kapag nagkaroon ako ng YouTube channel, magkaroon ako ng kilay tutorial. Share ko sa video na to kung paano ko ginagawa yung kilay ko. Alam ko, lahat tayo iba't iba ng pamamaraan, iba't iba ng products na ginagamit sa ating mga kilay. At dito sa video na to, malalaman nyo kung ano yung mga products na nag-work sa akin matagal na, noon pa, as in noon pa. Since college, syempre college lang naman ako natuto mag-makeup, kaya i-share ko sa inyo dito sa video na to yung ang aking step-by-step na ginagawa para malaman nyo kung paano ako magkilay. At kung gusto nyong malaman, please keep on watching! Mas nilapit ko kayo para mas makita nyo kung paano ko gawin talaga yung aking kilay. And mag-start na tayo. Sasabihin ko na sa inyo kung ano yung mga products na ginagamit ko para ma-achieve ang aking plakadong kilay. At yun na nga, ay wala nang iba kundi itong... Tcharan! LA Girl Gel Liner. Yes, alam ko gel liner siya. Pero, kasi nung nakita ko to sa mall, sabi ko, bakit hindi ko to itry? Kasi parang nakita ko, nung ginagamit to nung ano dun sa, tawag dito? Nung sales lady dun sa department store, maganda para sa eyeliner. Sabi ko, bakit hindi ko itry? Sinabi rin naman sa akin ni ate doon na pwede ko rin naman daw siyang gamitin sa kilay. Diba, nasa sa ating creativity naman. Ito siya, guys. Yes, ganyang kaliit. Kitang-kita nyo naman, used and abused na siya. Kasi sobrang favorite ko to. Nung na-discover ko to, as in hindi na ako gumamit ng ibang pangkilay. Kasi dito talaga ako pinaka-satisfied. Yung kapag nagagawa ko yung kilay ko, dito talaga ako pinaka-approved, nagagandahan at nadadalian. Kanya-kanyang preference naman yan kung saan tayo magiging komportable sa paggawa ng aking kilay. Tama ng daldal dahil kailangan na nating magsimula. Yung una kong gagawin is babrushin ko lang yung kilay ko na ganyan ng spoolie. Yan, ayusin ko. At kung mapapansin nyo guys, naka-base na ako. May base na ako and inayos ko na yung kilay ko. Yes, ako lang po nag-a-ice ng kilay ko kasi ako lang. Kasi tinatamad akong mag-bumayad pa. Pero dati naranasan ko rin magpa-thread. Naranasan ko rin naman yun. Ayan, pag na-brush ko na siya, kukuha lang ako ng angle brush. And kung mapapansin nyo, used and abused na rin yung aking angle brush. Kasi hindi talaga sila pinapalitan. Kasi dito ako sanay. Walang tayo ng product. And ang una kong gagawin, lilinyahan ko muna. Gagawa ako ng line dito sa baba. Ayan, alam nyo, sa sobrang favorite ko tong pangkilay na to, ay natutuyo na siya sa akin. Yan! Diba? Nilagyan ko na siya ng kilay. Ay, nakilay. Nilagyan ko na siya ng line dito sa baba. Kung baga, mag-outline muna ako. Nung preferred kong shape para sa araw na yun. Alam ko marami sa inyong ganun na. Alam ko marami sa atin girls na ganun na. Depende sa araw kung ano yung trip natin or ano yung mood ng kilay natin sa araw na yon. Yun yung masusunod. Ang lalagyan ko naman ng shape is yung taas. So ito, sobrang dali lang nitong gamitin. Ayan, dito. Lalagyan ko na ng shape yung kilay ko dito sa taas. So usually, ang ginagawa ko lang naman is susundan ko lang yung kung saan ko inayos yung aking kilay. Kung ano yung... Ayan, nakita nyo? Siyempre. Ayan, so meron ng shape ang ating kilay. Ayan, so pagka nagawa ko na yung baba, ay dinalagyan ko na yung baba. Nalagyan ko na rin yung taas. Kapag masaya na ako dyan, lalagyan ko naman or dadagdagan ko naman dito sa tail kung ano yung preferred kong... Ahaba. Pero hindi ko naman syempre paaabutin dito.
So, kung ano yung preferred kong shape nung tail ng aking kilay. So, ayan, lalagyan ko siya dyan. Tapos, kapag nalalagyan mo na ng line itong baba at taas ng kilay mo, tsaka mo i-fill yung gitna or yung loob na part. So, ang gagawin ko, dito ako mag-fill. Yan. Dito sa gitnang to. Kasi, okay lang na dyan mas dumami yung product kesa dito. Kasi, yun ang mali ko noon. Kung makikita nyo lang ang kilay ko noon, ang kapal kong mag-kilay. Ano, kasi noon, syempre, dumaan din naman ako sa ganong stage kung saan gandang-ganda ako sa kilay ko noon. Yun naman pala, napakapangit. So, ayan. Nilalagyan ko lang, guys, yung loob ng aking kilay. Ayan. Kapag happy na ako dyan, nalagyan ko na yung baba, na-outline ko na yung taas, then nalagyan na fill in ko na yung loob. Diba? Sobrang pigmented nitong product na to. As in, dito sa product na to, masasabi kong a little goes a long way talaga. And pagkatapos nyan, hindi na ako magdi-dip dun sa mismong product kasi itong brush na to, marami pang natirang product dito. So, ang gagawin ko, yun na lang yung gagamitin ko dito sa unahan. Make sure na light lang. Okay? Hindi masyado, hindi kasing diin ng pressure na nilalagay natin dito sa, na ginawa natin dito sa gitna. Kung kayo ay kagaya ko na ganyan yung kilay, oo, may buhok dito, pero kulang dito. Kasi kailangan ano yan eh, pantayan, diga. So, ang ginagawa kong pandaya, ayan, ifi-fill ko itong part na ito ng aking kilay ng sobrang light lang. Kapag kinapala natin yan, masyado tayo magmumukhang galit. Nagubuo ko na siya. Nakikita ko na siya. Oh, diba? Yan ang sinasabi ko na kailangan dito sa parting to ng kilay nyo is light lang. Kailangan, kumbaga, hindi masyadong madiin sa part na to. Kung ano lang yung natira dun sa brush nyo, yun lang yung gamitin nyo. Okay? At ganun lang po ako magkilay. Basically, ang gagawin ko, first step, babrushin ko yung mga excess powders. And para maayos ko na rin or ma-align ko na rin dun sa gustong pwesto ng mga buhok. Para maayos ko na rin yung tamang pwesto ng buhok na gusto ko. And then, kukuha ako ng product. Tapos, lalagyan ko, a-outlinean ko sa baba, a-outlinean ko dito sa taas. And then, kapag nagawa ko na yung preferred shape ko, pag gusto ko na siya, i-outline ko or i-fill in ko itong loob, itong gitna, at saka yung tail. Tapos, kung ano yung natitirang product dito sa brush, siya kung gagamitin dito. Ganun lang po ako magkilay talaga, literal. Ang nagpapatagal lang dito, minsan, kapag hindi ko gusto yung shape or yung nagawa ko nung araw na yun, yun talaga yung magtatagal dun. Kasi dati, hindi ako aalis ng bahay hanggang hindi ko nakukuha yung gusto kong shape ng kilay ko. Doon ako magtatagal kahit may nag-aantay sa akin. Ang gagawin ko lang, guys, yung kabila kong kilay and I'll be back. So, hi guys, I'm back at nagawa ko na yung kabila kong kilay. So, kung ano yung ginawa ko exactly din sa kabila, sa kanan na kilay ko, yun din ang ginawa ko dito sa kabila. And ang sunod kong gagawin kapag tapos na ako, usually kapag tapos na akong magkilay, is kukuhanin ko na itong aking concealer, ang aking favorite concealer, which is from Maybelline Fit Me and I'm in the shade Sand. Tapos, ito gagamitin ko lang to para ipanglinis sa kilay ko. Ilalagay ko siya dito. Ayan, ganyan. Tapos kukuha ako ng ganitong brush. Alam niyo yung ganyang brush na parang flat yung dulo. Straight yung dulo. So, i-dip ko lang dito sa aking concealer. Tapos, yun ang gagamitin ko. Yun ang gagawin ko para ayan, lalagyan ko dito sa babang part para malinis ko yung kilay ko. Pero alam nyo, ganoon. Ang ginagawa ko para makapaglinis ng kilay, cotton buds lang. Yes, kukuha ko ng cotton buds, gaganyanin ko yung kilay ko, tsaka dito sa taas, din hanggang sa tail. Tapos, ayun, lilinis na siya. Ayan, talagyan ko dyan ng concealer. Kuha lang ulit ako. Tapos dito naman sa taas. Ayan, ganyan magiging itsura niya.
Tapos pag nagawa ko na yan, itong mga natira dito, i-blend ko lang yan. Kasi ayoko naman nalutang-nalutang yung concealer ng aking kilay. So, gagawin ko, i-blend ko lang na ganyan. Ayan, luminis na siya. And ganun lang din yung gagawin ko sa kabila. At ayun na nga guys, so kadalasan ganyan lang ako mag-ayos ng kilay. Ilagyan ko ng concealer, nilinis ko para yan, ma-achieve ko iyang ganyang kilay. Pero noon, matagal talaga ako magkilay. As in, hindi ako aalis o lalabas ng bahay nang hindi yan pantay at hindi yan perfect. Gusto ko palagi maayos yung kilay. Gusto ko palagi, tawag dito, gusto ko palagi plakado ang kilay ko. Dito na nagtatapos ang videong ito. I hope lagi ko naman tong sinasabi sa inyo. Sana meron kayong matutunan. Uulitin ko lang ulit. So, wala akong ibang ginamit na pangkilay para ma-achieve itong kilay na ito. Kung di itong LA Girl at saka itong Maybelline Fit Me na concealer. Maraming salamat ulit guys sa panonood ng aking video. Sana may natutunan kayo sa akin pa kung paano nyo magagawa yung kilay. Kasi hindi ko nga alam kung gagawin ko pa tong video na to. Kasi parang halos lahat ngayon ay marunong nang magkilay. Marunong na mag-ayos ng kilay. Sana kahit papano meron pa rin akong matulungan. Kahit papano na i-share ko sa inyo na itong LA Girl gel liner na to ay pwede pala. Pwede pala siya sa kilay kahit ang tawag sa kanya ay gel liner lang. Maraming salamat ulit sa panonood guys. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment sa baba kung meron kayong mga gustong ipagawa pa sa akin. Huwag niyong kalimutang i-share itong video na to at huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell button para bongga, sabi nga ni Lloyd. Thank you so much guys for watching and I'll see you on my next videos. Bye! Nga pala, nakalimutan ko. Sabi nga pala ng jowa ko, shout out ko daw siya. Shout out nga pala po kay Sean Manley. Maraming salamat sa panonood mo since noong video. At kung gusto nyo rin magpa-shout out, comment lang kayo. Comment lang kayo sa baba. Hi guys. Habang ini-edit ko nga po pala yung video, yung film ko, na kilay tutorial, na-realize ko na hindi ko pala nasabi na kaya ako favorite, kaya ako paborito yung product po na iyon. Dahil kahit nalagay ko na siya ng umaga, kahit ako'y pawis-pawisan na makalipas na ang maghapon, kahit kagaya dati po nung college, hanggang gabi ang klase, talagang nagsistay siya, hindi po siya mabilis mabura kasi parang waterproof siya, alam ko ha. Kahit mapawisan ako, nag-PE na kami, hindi pa na siya nabubura. Kaya mas naging paborito ko siya kasi ayaw ko sa lahat noon. Magugulo yung kilay ko. Kaya ang ginawa ko, humanap ako ng product na magtatagal sa buong maghapon at nakita ko nga yung LA Girl. So, yun lang, na-share ko lang naman.